depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach. And you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach, and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Alright, so before we start, I would like you guys to please like and subscribe my channel for the help and support. If you think that this channel is really, really helpful to you, I would suggest that please press the like button. And that is really, really good for us. Anyways, before we start, pag-uusapan natin to. Kailan mo ba masasabi na temporary pa lang ang breakup at namimiss ka pa rin niya? So, yeah, maybe some of you baka nararanasan niyo to. So, eto na yung chance na malaman natin kung temporary pa lang to o hindi na. So, number one sign na temporary to is kapag yung ex mo at ikaw nagkaroon ng breakup is both of you are in the emotional state. When we say emotional state, ramdam mo yung intensity ng pagka-childishness ninyong dalawa na nandun siya sa gitna ng pinag-aawayan nyo. Example, nag-away kayo sa pera, nag-away kayo sa gamit, nag-away kayo dahil napahiya mo siya or napahiya ka niya or yung mga kung ano-ano mang uring away na hindi siya magre-result ng breakup. And you can feel the emotional intensity, yung mga back and forth nyo na nonsense, na away, mga sumbatan, mga ganun. But both of you nag-decide, pero both of you ay mainit ang ulo at pareho kayong nasaktan. So, kung pareho kayong nasaktan because of that breakup, pareho kayong emotional, mataas yung chance na it's just a temporary. Number two, kapag ang breakup ay temporary lang, kadalasan yung mga away nyo is nasa minor stage lang. Like, kalimbawa, nag-away lang kayo sa mga simpleng bagay lang, gaya ng gadget or maling pinuntahan or nagkasalise or nagkaroon ng misinterpretation or nagkasisihan lang sa mga ganitong bagay. Mataas ang chance na minor lang to at temporary lang ang breakup dahil may ang masasabi ko na mataas ang possibility na major ang breakup is kapag mayroon ng third party na nagkakagulo na or meron ng medyo malalim na samaan ng loob. Yung tipong nangwawarak na ng mundo, ganun. Ganong klaseng sama ng loob. Number three, masasabi mo na temporary lang ang breakup kapag makikita nyo ang bawat isa na hindi kayo masaya pareho. Once na alam nyo sa sarili nyo na parang kulang at hindi kompleto, you guys will learn the lesson and kapag natutunan nyo yung lesson, magbabalik din kayo sa isa't isa at magkakaroon din kayo ng chance na magsama ulit, mag-collide, di ba? Parang hindi talaga may iwasan yan once na pareho nyo na-feel or you're on the same page, kumbaga. Nasa same page kayo ng situation. And number four naman, kapag nakikita ninyo na ang bawat isa is nasa struggle. Okay, so what do I mean kapag sinabi kong struggle? Like, ang daming drama na nagaganap sa both side ninyo. Marami siyang sinasabi tungkol sa'yo, marami ka rin sinasabi tungkol sa kanya. Kadalasan sa mga ganyan, toxic na relationship, but the breakup is just temporary. Ngayon, ano ba yung pinaka-major sign na wala na talagang pag-asa? A major sign na pinaka-wala na pag-asa is kapag nag-break up kayo at malamig yung isa. Ayun, medyo kaduda-duda na yun. Or both of you ay pareho ng malamig, probably. Pero kung yung isa sa inyo is malamig na, hindi ka namimiss nun. Lalo na kung madalas mo siyang kakausapin. That is why kapag ang isa, ang breakup ninyo, ang reason niya is dahil nalalamig na yung isa, ang pinaka-best na advice ko sa inyo is mag-no-contact rule kayo dahil hindi kayo mamimiss ng tao na yun. Ako magsasabi sa inyo kasi nanlalamig na siya. So kapag nanlalamig na siya, in his mind, he wants to get rid out of you. Parang gusto niya makapag-get out of you. Parang, I want to get rid of you. Parang ganun. Parang ayaw na niya. Humahayop na siya ng escape excuses para tumakas sa relasyon. At minsan ang mga minor problems, yun lang yung ginagamit nilang escape. They don't have the emotion, kahit anong sorry mo, they won't accept that. They don't have that kind of feelings towards you, para silang patay, malamig na bangkay. Wala kang makikitang reaction sa kanila kasi they don't mind you at all. And that is probably one of the greatest breakup na maranasan nyo na baka yun yung maging reason kung bakit tuluyan talaga kayo maghiwalay. So, what I would suggest kapag nararamdaman nyo na parang ang ex nyo is hindi na interesado,
nalalamig na rin or parang wala na siyang gana, go, no contact. Huwag niyong kontakin, huwag niyong kulitin. Kasi kapag kinulit niyo, ginulo niyo. Naghahanap nga siya ng way para umalis sa buhay niyo. Tapos, hahanap kayo ng way para magstay siya. It's not gonna work. That thing doesn't work like that. So, what I would advise to you guys is just, please learn to control yourself and just do the no contact rule because this is one of the most necessary things na magagawa mo. But if you have a question and you're still confused, so just give us a message page so we can talk for one-on-one coaching. Thanks for watching.